So yun, what's up mga master, welcome back again. So may panabago na naman tayong video. Ayan si Master Omar. At syempre ito yung gagawin natin, TCL inverter mga master ha. So ngayon ang gagawin natin is papamton natin ito muna, kasi meron tayong relocation. Ayan yung specs nya, re-relocate natin to. Ito, ililipat natin to indoor outdoor dun sa bago nilang lilipatan na bahay. Si customer kasi is lumipat ng bahay. So itong outdoor natin ay ipapump down muna natin. So panoorin nyo po ito mga master para po matuto kayo kung paano magpump down. So ayan, tinesting muna natin yung unit at kakabitan muna natin ng gauge mga master. Tingnan muna natin yung appearance ng unit bago tayo galaw, kasi yun ang pinaka number one SOP natin, no? So ayan, kabitan muna natin ang gauge mga master, at syempre obserbahan muna natin siya ng mga 10 minutes to 15 minutes or kung matagal, para ma-sure nyo master bago nyo siya i-relocate. Tingnan nyo muna yung yan, yung pressure, yung amperahe, tapos yung performance ng outdoor, ng compressor, para bago nyo siya i-relocate. No, makita nyo yung performance niya para kung may problema man, masabi nyo agad kay customer, no? Okay ka lang? Naiinis ako. Sinayang mo yung pagkain, yung kanin, buti ka rin. Sabi kasi ni Marito ngayon yun. Oo. Nandali lang kami, may dadaanan lang. Akala ko tanghali, ay kakain dito yun. Akala ko gutom yung awo ko. Sayang buti ka dami. Napanis patuloy. Buti na yan. Susukat ko pa lang. Sa taas ilang dito ko magsukat sa mga. Ito yung mas wala agi. Suta. Lumuwag na ba? Pataas. Lumuwag yan. Ngayon, mag-ano tayo master, magpa-pump down tayo. Doon ko na sa loob. Papatay mo, wala tayong remote eh. Nandun ba yung breaker? Oh. Ito pala ba yun? Nandun yung breaker. Oo, nandun siya. Wait ha? Paano ko yun? Nakahala ko sa breaker at nung pinapump down. Sabi sa mas mo, pinabay-labay yan. Sige na, ayan naman na. Breaker na lang. Dismantle ko na yun. Ito yung unit. Ay, di, kahit doon lang sa unit. Ha? Nasaan yun, ano? So, una, discharge muna mga master. Discharge. Boom! Okay ba, Mai? Ha? Dismantle natin ngayon to mga master. Pa-pump down muna natin. Pump down. Install kasi rin namin to eh. I-tape ba ako dito? O, tape. Pumutaw ko na naman yung tape. So, yan. Ang una nyo isasara mga master. Discharge. Discharge. Ayan. Ito yung suction. So, yung discharge kasi matik. Pag-discharge, siyempre, palabas. Ngayon, ito pahigup. So, pag sinaran nyo yan, ihigupin lahat ng nandun sa loob na ipupunta dito sa toob. Ngayon, dito kayo babase, pagka alam nyo nang sagad na, saka nyo na isasara yung suction. Dito kayo magbabase sa karga. Bababa yan pag sinara mo to. Ibig sabihin, pumapasok na dito sa loob yung freon. Ano, Mai? O, ito, gagawin natin. Obserbahan natin yan. Sasara ko na yung discharge. Mabaga yan. Pababa. Kabay nyo sara yung suction. Patay, Mai. Sorry, napindot ko yung ano, yung volume. Na-stop tuloy yung video. Ayan, wala na. Patay na yan. Saka yan, no? Zero na.
wala na naman yan. So tatanggalin na natin yung unit. Tapos ito, sasara mo na to. Nasa nung makitignan mo nga kung saan yung dugtungan yan. Pinakadugtungan. Dito, dito sa loob? Oo. Dito, dito. Uwasakan mo na. Ah. Dalawa adjustable. Ah. Kaya walang wala na yan, simot na simot na. Ibig sabihin, nandito na lahat ng preon yan mga master. So, ganun lang kasimple mag-pump down para hindi sayang ang preon. Ayan. Tapos, takpan natin to. Mamaya, tetape natin yan. Yan dyan. So yan, inihiwa na ni Master Romar. So dito kasi na right piping siya ang ginawa ng technician. Right piping siya, then dito nyo makikita yan yung breaker, tatanggalin nyo naman dyan. So dito nyo makikita, wasakan nyo lang ito, makikita nyo yung pinakadugtungan nito. So yung pinakadugtungan niya, nandun yung nut, no? Yung pinaka-nut, gagamitan natin yun ng dalawang adjustable. So meron technique kung papaano tanggalin yun na, kasi minsan mahirapan kayo kapag ka nagtanggal kayo ng flare nut, no, ng mga fittings nito. Meron technique dito. So master, sana matutunan nyo to mga master. So simple lang naman to. So halos lahat naman gumagawa nyo to. Ito yung natutunan ko pa yung sa Mitsubishi pa ako mga master. So ayan, kung makikita nyo na yung pinakadugtungan na yan, ayan. So yung dalawang adjustable mo, ayan, papinch mo lang, papinch, para yung pwersa mo iisa lang, no? Iisa lang yung kamay. Ibig sabihin, hindi ka na maghihiwala yung dalawang kamay mo. Kagaya nito, ayan. Ayan. So, forma mo. Then, yan, papiga. Ayan, papiga lang mga master. Para yung pwersa mo, walang mababaloktot na copper tube, no? So, sa mga veterano naman, alam na nila yun. So, meron kayo ng technique, so alam na nila yun. Ayan, tanggalin natin yung mismo wiring. Ayan. Tanggalin na natin to, master. So yun yung inverter natin, o setup na. Ayan si Romar the Great. Ano, tara na. Let's go. Let's go. Diyan natin lalagay yung pinaka outdoor unit. Ayan, may sukat na, nasukatan ni Romar. Ito yung indoor. Ayan. Oh, diyan mo sa taas. Nakilatis mo na sa labasing, simulan na natin. Ayan, sukatan mo na yun, diba? Ayan yung plate. Dun sa taas, sukatan na. Sunod niyan,
yung pinaka-outdoor unit na. Yan, dyan natin lalagay yung pinaka-outdoor unit niya. Si Master Omar. Yan yung plate mga master. Oh. So, yan yung gitna. Yan. Ito. 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 Yan. So, nasa inyo na yan kung titibayan nyo. Yung si Master Omar, dala-dala na yung pinaka-indoor na yan. Mas ka na naman. Isang kapasitor lang yun. Ha? Isang kapasitor lang yun. Ayan, naglagay na kami ng Dynabolt mga master. So, sa paglalagay naman ng Dynabolt, hindi kami expert dito. Pero, ang may tuturo lang namin ay pawang experience lamang mga master. So, ayan, paglalagay. So, yung Dynabolt, kung mga may isa na yun. Yan. Ang karaniwan sukat nito, 3.8. Ayan o. Ayan, magkano. Autofocus ah. Bili na nga cellphone. Mag-modules ka dyan ah. Kanan lumabas, wala ka nang gagawin. 3.8 yan, basta 3.8. So, baon yan master, baon. Kanin yan? Hanggang dito. Yan dito. Ayan. O, baon yan. Sa pader. Tapos, pag binaon niya yan, habang sinisikipan niya, bumubuka yan, no? Kaya bansikip niyan. Bansikip sa loob niya, kahit maglambaras ng tatlong tao, hindi kakayaan niya. Si Romar lang, takot mag-kickpit niyan, eh. Mamay. Ayan, higpitan mo siyang ganyan. Kabit na namin ni Master Romar yung bracket. Ayan na siya. So, lalagay na lang natin yung outdoor doon. To sampara natin. So ayan, nakabitan natin mga master. Piping na lang kulang yan. Ayan. Piping. So yun, ito mga master yung minaka communication natin, meron niya tanda 1, 2, 3, 4. So sa inverter, 4 ang ating wire. Ayan, 1, 2, 3, 4. Kasama ground na yun mga master. Ground ang isa doon. So line 1, line 2, line 3. Ayan, 1, 2, 3. Tapos ground. Yan yung pang-apat niya yung ground. So kung ano dyan, ganun din ang ilalagay niya dun sa outdoor. 1, 2, 3 rin. Halos dapat parehas talaga. Dapat parehas siya. Kung ano sa indoor, at ganun din sa outdoor. Ayan. So ayan, tapos na tayo mga master. Ayan o. Ayan. Supply na lang inaantay natin. So yung breaker kasi dito na pinalabas ni customer. Saka yung tubo na yan, yan pa rin ang ginamit namin. Kaya mapapansin nyo, hindi na namin siya masyado binend kasi medyo marupok na. Marupok saka ano na. Balutong. So kaya ganyan na naging tsura niya. Saka si client ang nagdesisyon diyan na diyan ilagay. So hindi na namin nagbutas kasi bawal magbutas. Ayan. So leak test na kami. Then ito yung indoor. Ay, tanya dito. Ayan.
Yan, bubuhal lang siya doon kasi sasalamin na naman 'yan eh. Lalagyan na lang ng ano. Ayan. Ayan na mga master ang aming installation. Ayaw kasi pabutasan 'to. Itong pader na 'to kaya doon na lang daw. Pero kung diyan mabuta syempre. Maganda 'yan. Kaya pa natin pagandahin 'yung ano niyan. Hindi siya bumalik kung gumano niyo, no? Kaya pa pagandahin. Si straight lang siya dito 'yo. May ikot ko pa 'yan eh. Kaya ganyan. Yan, ito ang relocation namin. Ano 'to eh, magalang 'yang ano na 'yung breaker na 'yan eh. Tingnan mo. Magalang 'yan. Ayun oh. Ayun lang. Opo. So yan, baka kayo matayo mga master. Tapos tayo mag-leak test. So yan mga master, nakita nyo naman, yan yung vacuum natin na malupitan. Ayan, yung dilaw mga master, yun yung sa gitna ng gauge. So para po sa mga bagong technician at graduate lang. Yung dilaw ay sa tangke or sa vacuum. No? Yung blue, ayan yung blue hose sa mismong unit. Mga master, ha? Yung blue sa unit yan. So, vacuumin na natin. Basta yun. Bukas na ba daw? So ayan mga master, startup na tayo, starting na. So pagganahin na natin, ayan, ano ito natin sa breaker. Ayan. Ayan muna. Ayan muna. Isahi akong gamit. At saka... Pero muna mag-reset. Ayan muna. Isisinulit yan. Copy na natin, mga masters. So ayan mga master, at running na mga master. At na-check din natin sa drain kung nagtumutulo na yung drain. Yan, obserbahan natin kung tutulo yung sa indoor bago natin siya alisan. So ngayon okay na naman to mga master. Yun, maraming salamat sa tumutok dito sa video na to, at sana meron din kayong natutunan kahit konti mga master, at huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. So yun lang po, maraming salamat. Peace out.